Magandang umaga, mga igan. Sinampanan ng reklamong murder ang apat na suspect sa pagpatay sa Amerikanong mister ng isang U.S. diplomat sa Makati City. Darito ang report. Bago mapatay ang Amerikanong biktima sa Makati, nakaalitan umano niya ang grupo ng mga suspect. Base sa CCTV na ayaw pang isapubliko ng pulis sa ngayon, ilang beses daw nakapagsuntukan ang mga suspect sa biktima. Nakalaunan ay nakitang duguan at agaw buhay na sa tabi ng isang poste sa Kalayaan Avenue. Agad umalis ang mga suspect. Inabutan ng mga gwardiya ang mga suspect sa may Estrella sa Makati. Narecover ang dalawang tactical knife at isa pang panaksak. Isa rito ginamit laban sa biktima. On the part of the victim, wala siyang armed na nag-iisa. On the part of the suspect, apat sila and me armed. So ano ibig sabihin nito? May superior strength to consider dun sa awayan na nangyari. Ini-inquest na para sa reklamong murder ang tatlong suspect na pawang negosyante, pati ang isa na estudyante naman. Isa sa kanila, may sugat sa kamay at puno ng dugo ang damit ng maaresto. Pinoproseso na ng SOCO ang damit. Yung may pinakamalapit kasi na tinalsikan ka ng dugo o nagkaroon ka ng dugo from the victim, masasabing link na ikaw ang pinaka-possible na gumawa ng panaksak o panghihiwa. Ayaw magsalita ng mga suspect. Ang U.S. Embassy hindi pa rin pinapangalanan ang biktima na napagalamang inactive U.S. Marine officer. Mister siya ng isang babaeng U.S. diplomat na nakabase rito sa bansa. Ayon sa Makati Police, nakipag-ugnayan na raw sa kanila si U.S. Ambassador Harry Thomas Jr. Para sa unang balita, Tricia Zafra reporting.